So, karon guys, nakita ninyo guys na ako diri karon dito nang dako mag-vlog gani ha. Tapos gisaluran ako. Ulan kay diri sa amo guys. Ang lakas ng ulan tapos kaninang umaga pa wala ang wala sikat ng araw. So nilagyan ko ng dalawang palanggana doon kasi nga magamit ko yung tubig ulan sa aking halaman. So ang lakas ng ulan dito. Kanina may niripat ako doon yung may sako. Kaso lumipat ako dito sa labahan kasi nga may shaded area dito guys. Hindi ako naulanan. Doon sana ako mag-vlog. Kaso ulan guys. So ngayon, yan na. Ang lakas ng ulan. So medyo madilim yung mukha ko. Pasensya na guys. So today's vlog guys, I'm gonna show you some of my snake plant collection o tinatawag na Sansevieria varieties. So meron ako nito mga 11 varieties yata to guys. May dwarf at saka yung mother-in-law's tongue and father-in-law's tongue. Iwan ko bakit tinatawag na father-in-law's tongue and mother-in-law's tongue. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. So nilalagyan ko ng pangalan guys. Ito guys, ito yung mga dwarf. Ilagay ko pa dito yung mga dwarf na pangalan ng aking mga snake plants. So maganda kasi ito kasi nga air purifier. So hindi siya mahirap alagaan. Tapos maganda ilagay sa indoor at saka outdoor. Ito 100% sa NASA na nag-purify na yung maduming hangin. So ito guys, pwede tayong maglagay dito sa loob ng bahay. Pero wala pa akong pot. Soon, bibili ako ng yung plastic pot para maganda sila tingnan. Marami akong yung yelo ang gilid, marami ako doon sa ground ko diniligan at saka yung isa guys sa likod. So, tingnan mo yung fern ko guys, ang ganda na ang sobrang laguna niya guys. Mahilig, nagustuhan niya yung area dyan. So, dati wala yung tanim dyan. So, mas naisip ko, para maganda tingnan guys, may art-art din. So, no, tinaniman ko ng Boston fern. So, nakita, tumubo lang yan sa garden guys, yung sa ilalim ng mga puno. So, yan, kinukulit ko. Tapos, yun, ang ganda na tingnan. Tapos, itong mga varieties na ito guys, mga 11 varieties, na-search ko na kung ano ang kanilang pangalan. Iwan ko kung yun ba yung totoo, pero ipapakita ko na sa inyo guys, itong first ko, so seedling bags muna guys, kasi wala pa akong nabiling pot. So ito siya guys, ito siya, hindi siya mahirap alagaan guys. So ito, makikita mo lang ito sa kung saan, doon sa mga daanan lang guys. Ito na kinuha ko lang doon sa bakanteng lute, maraming tumubo. So ito nagdami na sa akin, mabilis lang siyang magdami, tapos hindi siya mahirap alagaan. Ito siya guys, ito di ba malaki. So dito ko muna siya tinanim sa akin matawag ito yung seedling bags kasi wala pa akong ano guys. Marami naman ako doon sa harap. Papakita ko after dito guys. So, ito, pag ganito yung ano niya guys, dahon niya, eh parang sa init to kasi yung asawa ko doon nga nag-burn siya ng mga dahon na malapit sa mga ganito ko. Yun, tingnan mo guys, pero okay naman to. Tapos yung gilid niya, mahaba siya guys, tapos yung gilid niya is may line na ano, color red. Tapos yung pangalan daw dito guys is father-in-law's tongue, Sansevieria aurichana. Hindi ko alam yung mag-pronounce, pero iwan ko ito. Si aurichana. Basta ito yung variety niya. So ito guys, maganda. Marami ako nito guys, nandoon lang. So, libre lang ito sa kalsada, kinuha ko. So, ito, ang ganda niya. Ang ganda ito sa air, indoor. So, next time, maglagay ako sa indoor ito. Lagayan ko na ang magandang pot. Tapos, next guys, itong mother. Wala, madilim na yung mukha ko. Parang madilim guys. Okay,
cage ng rabbit namin, may cover kasi nga maulan. So, nilagyan ng cover ng asawa ko, guys. So, next, guys, is mother tongue, mother-in-law's tongue. So, ito, common itong mga halaman na ito, guys. Itong mga variety na ito ng snake plant is common. So, makikita natin kung kahit saan. So, ito, tinatawag itong Sansevieria laurenti or laurentii. I don't know how to pronounce, but mauni yung pangalan, guys. Mother-in-law tongue na Sansevieria laurenti or laurentii. Basta, I don't know. But ito, yung may yellow sa gilid. Marami ito, makikita natin kahit saan. Katulad nung isa, guys. Hindi sila mahirap alagaan kahit hindi ko madiligan ng ilang araw, okay lang, guys. Nabubuhay din sila. Parang forgiving plants ito. Tingnan mo. So, dito ko muna siya. Tinanim. So, nilagyan ko ng pangalan niya para ma-identity ko, guys. Ma-identify ko kung ano ang name niya. So, ito, guys, yung kulay niya. Yung may yellow sa gitna. May dwarf din ako dito. Yung ganito, Laurenti, pangalan nito, Sansevieria Laurenti. Basta hindi ko alam yung mag-pronounce, kamo na ang bahala, guys. So, ito yung pangalawa, guys. Tapos, the next one, the third one is ito. Bali, ito siya, guys, is a baby na siya. Yung mother niya is nandoon sa ground. Tinanim ko, tapos kinuha ko lang yung anak niya. Ito, baby pa siya, guys. Tingnan nyo. Diba ang kulay niya parang silver, tapos may bago na siya dito, ganito. Dito ko muna siya tinanim, guys. Recycle plastic lang ito, guys. So, magagamit pa rin natin, diba? Tapos yung gamit ng soil ko is a garden, mixed soil na may kukupit at saka yung rice hull. At saka yung garden soil na sabi ng binilhan namin is 5 kind daw ng hinalo. So, iwan ko anong iba. Tapos, may ano siya doon sa loob ito. Nakita nyo yung may new baby siya. So, ang ganda niya, pag baby siya, ganito yung kulay, parang silver satin. Parang silver. Tapos, pag yung mother niya, matanda na, parang dark green yung kulay. Ganito lang siya, wala. Green lang yung gilid niya. So, ito yung pangatlo. Yung pangalan niya, guys, is Sansevieria zeylanica. Zeylanica. Basta, iwan ko, basta, kayo na ang bahala mag pronounce. Hindi ko alam mag-pronounce, guys. Basta ito yung pang-tatlo. So, mother-in-law tongue din ito daw, guys. Tapos ito yung unang pinakita ko, yung father-in-law tongue. Ayun, bakit may ganun? So, ito yung pangatlo, guys. Si Sansevieria zeylanica. So, ito. Pag matanda na siya, guys, may dalawa na siyang, ano, color dark green yung kulay niya. Ito, ay baby pa kasi siya, guys, yan. Diba? Super nice. And, so this is the third one. So, la pasensya na, guys. Medyo madilim yung mukha ko kasi doon sana ako mag-vlog. Kaso lang, even, tingnan mo, madilim na yung mukha ko talaga. Tapos, yung next, guys, is ito. Ang sobrang lago na niya. Tingnan nyo. Ito, guys, libre lang din ito. Nakita ko sa tabing kalsada. Kinuha ko. Sobrang pangit pa nun. Parang kulang ng nutrients. Kaya kinuha ko, guys. Inalagaan ko. May dalawa na akong ganito. At saka may... Ay, tatlo na, guys. Dalawang naka ganito. Yung isa naka seedlings bag. Tapos may mga babies na siya. Pwede na siya itong i-repot ito, guys. So, may dalawa na siya dito. Ito, new baby ito. At saka ito, guys, is new baby. Malaki na rin siya. Ito yung sa gitna, yung mother plant niya. Ito, ang ganda niya, guys. Tingnan nyo. Ang pangalan niya, guys, is Sansevieria kerki. Oh, kerki. I don't know, guys. And, pwede rin siyang tawagin ng Star Sansevieria. kerki, iwan ko. Sansevieria kerki yung pangalan niya. Basta ito yun, guys. Kasi yung fernhod, iba yun, guys. Parang kawayan yun. Ganun. Parang pa ganun siya. Maraming klaseng ganito. Fernhod. At saka ito yung pwedeng tawagin Star Sansevieria or Sansevieria kerki.
Baka iwan ko, hindi ko alam yung mag-pronounce. So, ito yun, guys. So, basta yun lang ang nakita ko sa aking pag-search. So, di ba ang lago niya, guys? Paganda ito sa center ng loob ng bahay. Yun. So, ito yung pang-apat na aking collection na snake plants. So, the next one, the fifth one is ito, guys. Dami niya niyang baby. So, ito, guys. Ganyanin ko para makita niyo. So, masaya na yung mga halaman, guys, pag ganitong panahon, umuulan. So, gustong-gusto nila yung ulan. So, ito, guys. Ang dami kong nakukuha sa daan, guys. Ito, nakukuha ko rin doon sa daanan ng pag umaalis ako, guys. Balitatlo yung nakuha ko sa daan. Libre lang ito sa kalsada. Yung sa bakanting luti doon, maraming ganito. Pero ngayon, sinisilip ko, wala na. Marami nang kumukuha dito. Mahal kasi ito bilhin. Tapos ito, hindi ko ito nabili. Libre lang ito. Tapos, nung nakuha ko ito, guys, maliit pa ito. Tapos, isa lang. Tapos ito, may dalawa na siyang baby. Tapos, may napropagate na rin ako. Isa. Tapos, nag-anak din. Yan, ito. So, diba? Ang ganda niya, guys. Oh. Tapos, may ano siya dito sa gilid, yung red yung line, guys. Tapos, ang ganda niya, para siyang malapad. Tapos, iyan, may dalawa na siya. Ito yung mother plant niya, ito yung mama niya, tapos ito yung dalawa. Mas malaki pa yung anak kaysa mama, guys. Tingnan niyo. Tapos, ito, may dalawa na siya. Pwede ko na ito hiwalay. Pag wala pa akong kasing pot, next time, pag may pot ako, guys, i-repot ko ito. Para, kasi gustong-gusto nila yung maraming space, yung, para magdami sila, guys, ba? Tapos, ang pangalan nito, guys, is Sansevieria Masoniana Wilfin. So, ito yung Masoniana Wilfin, guys. Yung ano lang siya, tapos, maliit. Ito, may dalawa na siya. Nung kinuha ko ito, guys, isa lang, tapos ito naging isa, dalawa, tatlo. Tapos ito yung na-propagate ko na. Oh, may baby na rin siya, guys. Diba? Yan. Mabilis lang ito maglago, guys. Hindi siya mahirap alagaan. Kahit hayaan mo yan siya na hindi madiligan ng ano. Ito, may baby na rin siya, guys. Dito, may baby siya. Tapos ito. Ito yung na-propagate ko, guys. Na ito lang yung dati, tapos ito, ngayon meron na siyang ito. Yan. Di ba ang ganda ng kanyang pagka ano dito sa gilid niya. So ito, ang pangalan niya is Sansevieria Masoniana Wilfin. So yun ba? Iwan ko. Basta. So ito yung ang lima kong malalaki, guys. Tapos, yung dwarf, guys, ipakita ko yung sa inyong dwarf. Ito, guys, o, pwede natin i-repot ito, guys, yan. Ang ganda nito. Maglagay ako dito sa indoor. Tingnan mo. Ang ganda niya. Si Masoniana. So, may ano na ako dito, guys, may 11 varieties na ako ng snake plant. Gustong-gusto kong ganito. Nagkulik ako nito. Tapos, yung next, guys, ito, guys, oh. Yung dwarf ko muna yung papakita ko, guys. Ito, guys. Ito, tumubo lang sa aming garden. Iwan po. Baka, dati, namatay. Tapos, siyempre, yung ugat niya, guys, mabubuhay yan. Lalo lang ngayon. Laging umuulan. Tapos, yan. Tapos, ito, guys, oh. Para siyang dwarf. Para siyang twist, guys, ba yung nag-twist na yung dahon niya. Tapos may pula din yun sa gilid, ganyan. May red line sa gilid niya. Tapos, dalawa ito. Kinuha ko yung isa-isa, nandoon pa sa ground, guys. Pupunin ko yun. Para hindi masupukit sa ibang halaman. Tapos, ito ang ganda niya. Para siyang twist yung ano niya, dahon. So, ang pangalan niya, guys, is Sansevieria Levi, hindi naman ko kalito.
Liberica. Liberica. Iwan ko guys. Ito guys, oh. Ito yung ano niya. Kayo nang bahala ang mag-pronounce. Basta iwan. Ganda nun. Ito yun guys. Ang ganda niya. Diba? So, ano to? Dwarf. Yata to. So, ito. Una kong dwarf. Tapos, the next one guys is ito guys. Ito, common lang din ito guys. Pero dati, yung mga common na mga halaman, binabaliwala lang natin, di ba? Pero ngayon, since nagkabay pandemic, marami nang na-addict sa halaman, katulad ko. Sinong nakarelate dyan? So, comment down below. So, ito, common lang ito, guys. Dati, hinahayaan lang sa gilid, pero ito ngayon, mahal na bilihin. So, ito, guys. Marami ako doon sa garden na dati, daming namatay, inalagaan. So, inalagaan ko, nagdami sila. So, marami ako doon sa ground. Parang nilandscape ko guys ba. Tapos pwede ka rin magtanim dito sa loob na. Maglagay ka sa indoor. So, ito guys, ang ganda niya. Dwarf ito guys. So plain, dark green lang siya. Tapos may parang silver sa gitna. Yan. Diba? It's so nice. So ito, karipat ko lang kahapon. Tapos nag-continue ako kaninang umaga, umuulan. So, ang pangalan nito, guys, is mahirap siyang i-pronounce, pero kayo nang bahala. So, ang pangalan niya is Sansevieria trifasciata, trifasciata o trifasciata, compacta. Parang yung may Latin. So, kayo yung mga hurib-hurib nga mga istorya, guys, ba? So, ito yung pangalan niya. Tingnan mo, ang common ng pangalan niya, ang common ng sura niya. Pero ang pangalan niya, ang ganda. Trifasciata compacta. So, ito guys, dwarf ito. So, ito yung pangalawang dwarf ko. Tapos, the next one, yung Laurenti, guys. O Laurenti, I don't know. Yung mga dwarf. Ito guys, oh. Yan. So, ito si Sansevieria dwarf Laurenti. So, ikayo na ang bahala. So, ito. Mas gustong-gusto nila guys, yung hayaan mo lang mag-dry yung soil niya. Huwag yung dilig ka ng dilig kasi ayaw nila yung mag-hold ng tubig ang gamot kasi nalalanta sila guys. Tingnan mo, masira yung dahon nila. Tapos, mas gusto nilang ganito yung tubig ulan. Pero yung taputer, huwag laging nagdidilig. Hayaan nyo siya mag-dry tsaka kayo mag-dilig. Ito. So, si Dwarf Laurenti. Ito guys. So, may golden yellow siya dito sa gilid. Katulad dito sa aking mother-in-law thumb, yung ito. Same sila, di ba? Pero ito, mahaba. Ito siya, mahaba. Ito, dwarf. So, ang ganda niya, di ba? So, ito yung dwarf ko. So, mabilis lang din ito silang paramihin, guys. Pwede lang i-cuttings mo ito, guys. Tapos, itanim. Pwede ka mag-propagate sa tubig, pero reserve, ano ko yun guys, mas kumpante ako sa soil. Kasi parang sa tubig, matagal siya maggamot. Kailangan mo pang palitan yung mga tubig niya, mga every week siguro. Pero gusto ko yung soil lang, hinahayaan ko lang. Tapos the next one guys, ito guys, yung napakita ko na last vlog ko. Ang tagal na dito sa akin, parang last year pa lang nagtata to. Libre lang din ito guys. Nahingi ko. Nahingi ko sa garden. Yun doon sa tabi. Ito guys, parang tagal na nito. Parang twist din yung dahon niya. Tapos may pula sa gilid. May new babies na siya guys. Tingnan nyo, di ba? So, a new baby. So, dati, nung una, wala pa siyang baby. Dalawa ito, yung isa namatay, iwan ko. Wala kasi siyang ugat, tapos laging nababasa. Tapos yan, niripat ko dito, nagka-baby na siya, guys. Pinalitan ko yung soil niya. Parang hindi niya gusto yung unang soil, kaya pinalitan ko, maganda na. So, ito siya, para siya yung patay na dahon, yung kulay niya, guys. Ang pangalan niya, guys, is Sansevieria Copperton. So, Copperton, bakit tinawag na Copperton? Kasi yung ano niya parang, yung ano parang copper, yung kulay niya. So, may new baby na siya. I'm so happy na siya yung new baby. So, if malaki na ito guys, pwede ko na itong palakihin. So, mabilis lang magparami ng ganito. So, ito yung pang-apat yun. So, pang-lima guys is
ito guys. Hiningi ko lang ito sa aking mother doon sa province. So, last year, last October. So, ang tagal din niya magdami. Pero, I'm happy because nana siya new baby guys. Ito guys. So, dati, isa lang siya. Ito lang. Tapos, nagka-baby na ito na. May dahon na siya. At saka may bago na rin ito. Ito, dalawa siya guys. So, isa, dalawa. Ito. Yung nasa gitna. So, silver yung kulay niya guys. Yung pangalan niya guys is si San Severia Moonshine. Moonshine. Ito si Moonshine. So ito lahat, ito yung panglima ko guys. So the next one, the last one. Ipapakita ko, napakita ko na to guys na, yung nagbinigay sa akin ng aking kapitbahay. Ito. Ganda. Ganda talaga niya. Tama talaga yung hinala ko guys, yung last video ko, nasabi ko sa inyo na parang star yung nasa dagat. So, starfish talaga yung pangalan niya. San Severia Starfish. Starfish. So, meron din itong ganito, yung iba, parang patula yata yun guys. Pero mas mataba yun, tapos dikit-dikit yung dito niya guys. So, pero ito, ganyan lang siya dito. Ganyan. Starfish ito guys. Na San Severia. Ito ganyan. Diba? Ganda niya. Parang stick dito ba? Ang tigas. Tapos parang kapal niya. Tapos dito, matulis. So, pwede mo itusok dito sa mga taong panunuway guys ba? Yung mga itsusirang palaka, yung mga kismusa dyan, ah. Yung mga plastic na mga tao, pwede nyo natin itusok dito guys, para matauhan ah. So, medyo parang mainit na guys, pero maulan pa dito guys, tingnan mo, ang ganda talaga ng fern ko guys, yan oh. Nagustuhan nila yung area dyan kasi hindi laging naiinitan, gusto nila yung malamig na area guys, ayaw nila yung ma-direct sunlight kasi nga tumutubo yan sa ilalim ng puno. So, gusto nila yung malamig na area. So, ito guys, yung last. Si San Severia Starfish. So, yun lang yung na-share ko sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko sa mga baguhan dito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, like and share na rin para next video I upload, ma-notify kayo guys. So later, i-update na ko na itong akong na-propagate nga ano guys, special plants. Tapos, nagtanim din ako nung isang araw na mayana. So, tingnan natin mamaya kung ano na ang hitsura nila. Wag muna ngayon kasi nga maulan. So later guys, ipapakita ko sa inyo, magvideo ako guys. So ito lang muna yung sinishare kong mga halaman today, yung mga variety ng mga San Severia guys. So I'm so happy kasi meron na ako 11 varieties. So may dwarf, may ano din. Sobrang happy ko talaga. Yung hindi ko binibili lahat ito guys, libre lang yung iba. Tapos yung iba binigay lang sa akin. Yun, wala akong nabili kahit isa. Kasi ito guys, itong si Zilanica is, nung bumili ako ng halaman sa bilihan ng halaman, na libre lang ito guys. Sabi ko libre na lang yan kasi wala akong ganyan. Binigay sa akin, so ito na yung baby niya. So, yun lang, ipakita ko mamaya yung update ko sa aking special plants na napropagate ko at saka yung mayana na last few days na tanim ko. So, see you later! Hello guys! Balik na ko guys! So, karon guys, nag-ulan pa dire guys, oh! Namaw na yung nataran dire sa likod, mura nagsapa. Nya, i-update din ako ang akong napropagate nga special hanging plant o katong mayana nga bulak guys, katong cutting. Nak! Hugaw na nak! Cuttings lang siya guys, so mapropagate kag cuttings lang. So tanaw na to guys kung unsa iyang resulta. So ipakita na mo among sitwasyon dire guys, nimbaha na gyud guys, oh. Na mo na akong plants kaniha guys, so akong ipaulanan. So, na akong munsira adan suni ay, adan suni ay, o adan suni ay na suni guys. Ning busot-busot magikaw nagulod. Mao ni guys, oh. Mo
likod pa ting na tubig lagi ting pwede lang ka mulang pwede re sige pa ulan dire guys ha so karon murag holdin ni mga ulanan eh so kanina ako'y bagong eh kuan guys kaning gabiin ako ni gitanom guys nagtanom na pong kong espesya hanging plants dara guys oh so nana siya'y bulak so imagine gabi ko pa lang siya gitanom so I propagate this last night guys tapos tingnan mo may bulak na diba magic so ito guys pinaulanan ko guys kasi ito mahilig sa tubig so ito guys tatlo siya guys ito yung isa guys may flowers na tapos tatlo yung napropagate ko kasi malago na yung mother plant so nagkuha ako guys so tignan mo guys may flowers na oh tignan mo so tignan natin yung napropagate ko last time ganito guys tapos temporary lang yung mga tinaniman ko kasi wala pa kupat tsaka magbili pa ako ng hanging basket so i-update ko yun kanina guys yung espesya hanging plant at tsaka yung mayana so tingnan mo yung aming garden sobrang tubig so see you later bye so ito na yung guys yung na-propagate ko last time na espesya hanging plants so tingnan nyo guys ang ganda na niya may flowers na siya guys ito din yung pangalawa tapos may baby na siya guys dito kayo pag magtanim guys yun may flowers na rin so nabubuhay na sila guys tingnan mo to dalawang variety ito guys tapos yan tapos ito yung mga mother plant ito din yung mga na propagate ko na mayana guys last day guys so yan guys pinaulanan ko guys nilagay ko lang siya sa lilim guys ilalim ng gumamila flowers kasi nga ayaw nila ng direct sunlight pag bagong tanim guys kailangan nyo ilagay sa lilim na hindi pwede mainitan para mabili silang mabubuhay so 2 days pa lang ito guys tingnan nyo nabubuhay na siya ang bilis lang itong mabuhay guys dito ko nilalagay sa ilalim guys ito yan so lalo na ulan na maganda na siya yan dito